mismo. So, ibig sabihin dito, pwede mo siyang i-link or pwede mong i-encode mismo. Pero mas okay na rin na i-link natin siya. So, ang gawin mo lang, equal sign, then pindutin mo lang to, then enter mo lang siya. So, magkakaroon ka dito ng 40. Hold up. Hello, hello! Welcome po dito sa Almontero Tutorial. Ayan. So, nandito na naman po tayo para sa isang panibagong tutorial na ihahatid namin sa inyo. So, ito po ay sinuggest or ito po ay minessage sa atin ng isang subscriber. Ayan. Since more on product tayo, more on item, item by item, ngayon, ang gagawin nating video ay tungkol sa mga wholesale. Ayan. So, paano ba? Lalong-lalo na ang mga bigasan. Ayan. So, sa mga bago lang po makakapanood ng aking tutorial, uulitin ko po, ito ay basic lamang po. Ito po ay normal computation or normal formulation pagdating sa Microsoft Excel. Gagamit lang tayo ng mga multiplication, ng addition, pero meron naman tayong sistema kung paano natin ginagawa. Ibig sabihin, nagbibigay po tayo ng counting sistema para sa mga small businesses kung paano nila mamamanage yung kanilang mga itinitinda. Ayun po yung pinaka-goal natin dito. Okay, anyway, yung ating topic ngayon ay tungkol sa, let's say, mga bigasan. Let's say, mga pagkain sa aso, pagkain sa pusa, o sa mga hayop. Kasi normally, di ba, yung mga ganyan is nabibili natin per sack. Paano kaya kung ganyan yung business natin? Paano kaya natin malalaman daily kung magkano yung earnings natin? And paano kaya natin malalaman kung magkano or ilan na lang yung natitirang stocks natin? Since ito po ay sakusako or talaga namang madamihan. Ayan, madamihan. Okay, so gusto niyo na bang matutunan? Tutorial starts at 2 minutes. Eto na po! Yan! So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nandito na naman po tayo para sa isang panibagong tutorial. So, ano ba yung tutorial natin ngayon? Ano ba yung pinaka-topic natin dito sa ating tutorial ngayon? So, tulad ng sinabi ko kanina sa ating introduction, ang gagawin nating tutorial ngayon sa pagmamanage ng ating sales and stock is tungkol sa mga wholesaler. Ayan. So, ibig sabihin, sila po yung mga maaring nagtitinda ng mga bigas, ng mga, ayan, tulad ng mga sinabi ko kanina, mga pakain sa aso, sa baboy, sa pusa, yung mga ganyan. So, ayan yung, sila yung mga bumibili ng sako-sako. Or yung sako-sako yung binibili nila, then dinidistribute nila per kilo. Okay. So, paano ba natin ito gagawin? Okay. So, para sa ating unang columns, ang gagawin natin is maglalagay tayo syempre ng stocks name. Okay? So, lagay nyo po. Ayan. Pwede nyo po akong sundan ha. Ayan. So, mahalaga po dito sa ginagawa natin is maging aware tayo dito sa A, B, C, D, E, F, G, tsaka sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi nandyan yung pinaka-knowledge, nandyan yung pinaka-algorithm, NAX, algorithm, de joke lang. Stocks. So, itapos, ilagay nyo rin po dito day 1. Ayan. Lagay nyo agad dito, day 1, day 2, day 3. So, ito po, daily and weekly po ito ha. And day 5, ayan po. Then, sa taas, ilagay nyo po dito, emerge nyo po. Then, lagay nyo po dito, daily sales. Ayan, daily sales po siya. Then, lagay mo dito, total sales. Ayan, total sales para po hindi tayo malito. Ilagay po muna natin isa-isa. Pag nilagay nyo na po yung total sales, pwede kayong maglagay dito. Kunyari, ang item nyo lang naman is tatlo. So, lagyan natin dito ng 1, 2, 3. Let's say, ang items natin is 4. Okay. So, pwede nyo lagyan dito ng hati. Kumbaga, palatandaan. Pero pwede namang wala ito ha. So, ano lang po ito? Kumbaga, yung interface ng ating ginagawa. Okay. Then, ilalagay natin dito sa ating dito pala ay daily stocks. Ayan. Pero pinakaano natin, stocks and sales. Ha? Then, ilagay natin dito sa baba ay daily, ano naman, daily sales. Ayan, lagay natin. Daily, nasa na? Daily sales. Ayan. Make sure nakakasunod tayo para alam natin. Pero dire-diretso po ito ha. Ginawa ko lang siya para makita lang natin yung differences ng bawat isa. Okay. After nyan, lagay tayo dito ng ano, ng lagay tayo dito ng capital. Ayan. Capital.
Tapos, lagay natin dito yung nasold item kung ilan. Tapos, lagay natin dito yung original price. Or, ayan, original amount. Original amount to per kilo. Lagay natin ha, per kilo. Para hindi tayo malito. So, lagay natin dito sa taas, original per kilo. Okay? Then, lagay natin dito sa susunod yung amount SRP. Eh, kung magkano natin ibebenta yung items natin, per kilo din siya. So, per kilo yung pinag-uusapan natin dito. Then, susunod na columns, ilagay natin dito ay yung magkano ba yung iyong nasold, tsaka kung magkano yung amount sa original price. So, ang mangyayari, itong nasold tsaka original amount, magkano ba yung total? Kumbaga, ilalagay natin dito, total capital. Okay, lagay natin dito, total capital. Then, sa next, total income. Lagay natin dito, total income. Ayan. Then, ilagay na rin natin dito sa side, yung earnings natin, kung magkano yung kinita natin. Para makita natin dito, yung earnings, then makita natin dito, yung stocks na available. So, lagay natin dito, available stocks. Available stocks. Ayan. Okay. So, ngayon, lagyan mo na siya ngayon ng border para hindi ka malito. Lagyan natin siya agad ng border. Ayan. Tapos, ito din, lagyan din natin siya ng border para hindi tayo malito. Ito doon na natin hanggang dulo. Okay. Actually, kasi, mali pala ako. Ganyan pala dapat. Ayan. Lagyan natin yung border. Ayan. So, minsan, ganyan yung ginagawa ko agad-agad. Para kasi, anong tawag dito? Malaman ko agad yung mga kailangan nating i-input data. Okay, ayan. So, emerge natin. Ayan, para makita natin. Total sales, emerge natin. Tapos, isa-center lang natin yan. Ayan. Center lang natin siya. Ayan. Kung hindi kayo familiar sa mga ganyan, pwede nyo din sabihin sa akin, ha? Para maturuan ko kayo kung papaano ba. Format sales center. Ayan, nakikita nyo na ba yung itsura na magiging? Kasi mamaya more on input na lang tayo. Then, papakita ko na lang sa inyo kung papaano natin gagawin na parang systematic yung ginagawa natin. Okay, total stocks. Lagyan natin, total stocks. Ah, total available stocks. Available stocks. Ayan. Ayan, tapos i-center natin ulit siya kasi hindi siya nakakaano yata kanina. Ayan, Raptex. Ayan, total available stocks. Tapos, format sales, wrap text natin. Ayan, available. Ay, total sales stocks. Ayan. Pwede yung total sales stocks, or ito yung total na nabili kasi eh. Total sales, daily stocks. Total daily sales. Ayan na. Ayan, total daily sales. Alisin na natin itong stocks. Tapos dito ilagay natin sa available stocks kung ilan na lang yung natira sa stocks mo. Available stocks. Yan. Okay. So dito okay na rin tayo. So amount SRP per kilo. Ayun, magkakasama yan ha. Kukulayin natin para hindi tayo malito. Iiba-ibahin natin ang kulay. Ayun, madalas 'di ba mapapansin niyo sa mga offices, iba-iba yung kulay. Hindi natin akala natin maarte yung gaganon yung ginagawa nilang iba-iba pa yung kulay, ang sakit-sakit sa mata. Hindi natin alam may mga ibig sabihin pala yan. Ayan, so ito, iniiba-iba ko kulay para malaman natin kung saan siya nararapat. Okay, pwede nyo rin po itong emerge siya para hindi po kayo mahirapan. Ayan, mga ganyan. Tapos, tsaka nyo lang siya. Ano. Pero, mahaba na yung oras natin, saka na natin siya pagandahin. Ayan, so inailagay na natin yung ating daily stocks. Inailagay na natin yung ating, dito lagay natin, item number. Item number. Item number. Ay, mali na, ba't nasa taas? Item number. Ayan. Okay na yan. So, since meron na tayo or kompleto na tayo, ang gagawin na lang natin is i-input na lang natin yung data na let's say na nagsimula tayo from the start. Okay? So, palitin natin to. Ayan. Okay. So, yung stock natin, lagyan natin siya ng hindi nakakalito. Okay. Ayan. Ayan. So, ito na talaga. So let's say ang stock natin is unang-una is yung item natin. Let's say item name, lagay natin dito, item name. Ayan. Item name. Ayan. So let's say yung item natin, syempre unang-una bigas.
Kunyari, Jasmine or Jasmine Rice. O, yaman. Diba, halimbawa, meron tayong Jasmine Rice. Then, yung stock natin dito is dalawang sako. Ayan. Dalawang sako, stocks per kilo. Lagay natin dito para hindi tayo malito. Ayan. I-wrap text lang natin, ha? Kasi medyo mahaba kasi hindi nababasa. Ayan. Stocks per kilo. Okay, let's say yung Jasmine Rice natin, meron tayong dalawang sako. So, sa bawat sako ay 50 kilos. So, ibig sabihin, meron tayong 100 kilos ng rice. Okay. Then, nag-start ka ng magtinda, yan lang muna yung i-input mo. Kasi panimula pa lang ng, ano mo, ng mga, ng business mo. Okay, sa day one, ang pwede mong gawin para makita mo yung stocks mo, kung magkano or kung ilan yung nababawas, is unang-una maaari mong ilista kada may bumibili, or pangalawa, pwede mo siyang hindi ilista, pero kailangan mong kiluhin yung natitira. Okay, halimbawa yung stocks mo, tik 50-50, eh yung isa hindi pa naman nabubuksan. So, ibig sabihin, automatic, may 50 kilo ka pa. Then, ang ikikiluhin mo na lang yung isang sacks na nabawasan. So, let's say sa day 1 ay meron kang natinda na 12 kilos. Sa day 2 may bumili ng 25 sacks. Sa day 3 walang bumili. Sa day 4 walang bumili. Sa day 5, 3 kilo lang yung binili. Ngayon, para makita mo yung total daily sales from day 1 to day 5, ang gagawin mo lang is i-auto-sum mo lang ito. Okay? So, ang gawin mo lang, i-click mo lang ito, then i-drag mo dito sa total daily sales. Then, i-auto-sum mo lang siya. Ayan. So, ibig sabihin, sa ating day 1 to day 5, so, pwede nating ilagay ito dito. Kunyari, ang date ngayon ay February 14. Ayan. February 14, para hindi tayo malito. Ayan. So, ang nabenta mo for the week, week 1 na lang pala dito. Week 1. Ayan, week 1. Ang nabenta mo ay 40 kilos. 40 kilos of rice. So, ibig sabihin, kung ima-minus mo yung iyong puhunan at saka sa total daily sales, gagawa ka na ngayon ng formula kung saan mababawas yung original na capital mo minus the sales mo. So, ibig sabihin, itong C, ayan, C, kung saan nandyan si 100, 4, katapat ni 4, C4 minus I4. Ayan, I4. Itong C4, ito yung kung nasaan si original stocks mo. And itong si I4, kung saan yung total sales mo ng daily. So, i-enter mo lang siya. Ibig sabihin, may natitira ka pang 60 kilos na rice. Okay, paano naman po dito sa baba sa daily sales? Okay, sa daily sales mo naman, let's say yung iyong rice ay 50 kilos, di ba? Let's say ang kilo ng tinitinda mo ay 45 kilos. So, ibig sabihin, sa 50 kilos, meron kang 2,250. Okay? Pag ipinagpalas mo yung 2,250, ang total niyan, say, let's say, i-ano natin, kasi 100 kilos yung example natin, no? 2,250 times 2 mo equals 4,500 yung puhunan mo. So, lalagay mo dito, yung capital mo is 4,500. Okay, ano itong sold? Itong sold, kung magkano yung daily sales mo. So, ibig sabihin, dito, pwede mo siyang i-link or pwede mong i-encode mismo. Pero, mas okay na rin na i-link natin siya. So, ang gawin mo lang, equal sign, then pindutin mo lang to, then enter mo lang siya. So, magkakaroon ka dito ng 40. Ibig sabihin, ang nasold mo for this week, weekly sales lagay natin, kasi total ano na to eh. Weekly sales, ayan. 40 kilos. So, yung original na price per kilo ay lumalabas 45. Diba? Kasi, diba, for 2,250 lang yung presyo natin. So, ito yung original kilo, which is, ito yung binili mo na per kilo, which is 45 per kilo yung iyong bili. Ngayon, ibinenta mo siya ngayon ng 50. Binenta mo siya ngayon ng 50 per kilo. So, ayan, amount SRP per kilo. So, ngayon, itong total capital natin, automatically, gagamit tayo dyan ngayon, ng multiplication. Okay? So, ngayon, itong si original kilo, i-multiply mo ngayon dito kay sold natin. Okay? So, equal sign. Nasaan ba si E? Nasaan ba si original per kilo natin? So, nandito siya sa E12. I-multiply natin ngayon kay D12. Okay? Ayan. I-multiply natin siya kay D12. So, i-enter lang natin. So, 1.8 yung total capital na nabenta natin. So, ibig sabihin, ayan yung puhunan mo na lumabas na. So, paano natin malalaman si income? Para malaman natin si income, itong total capital na ito, imumultiply mo siya ngayon dito
Ngayon, itong amount per kilo, imu-multiply mo siya dito ngayon kay sold. So, ibig sabihin, gagamit tayo ulit ng multiplication, equal sign F12, i-multiply natin kay D12. Ayan. So, ibig sabihin, 2,000 yung napagbentahan mo automatically. Kasi ang benta mo ay 50 each kilo. So, ibig sabihin, dito pa lang, kumita ka na sa 40 kilos na nabenta mo, ibig sabihin, dito pa lang, kumita ka na ng H12, ayan, which ito, H12, yung total income mo, i-minus mo ngayon dito kay total capital, kay G12. So, ibig sabihin, kumita ka ng 200 pesos kay 40 kilos. O, diba? Ganun lang siya. Ito yung ating week 1. Okay? Week 1 natin siya. Then, let's say, ito na yung ano natin, si item number 2 natin. Okay? Mamaya natin lagi si week 1. Si item number 2, nagtitinda ka kay, parehas lang naman tayo ng scenario. Parehas lang po ito ng sistema. Si item number 2 ay, meron tayong cat food. So, let's say, ang binili mo ay, let's say, 50 kilos lang na cat food. So, hindi ko alam kung magkano yung presyuhan ng cat food. So, let's say, ang nabenta mo ng day 1 ay 12, day 2 ay 12, day 3 ay 12, day 4 ay 12, day 5 ay 12. Okay. Then, itotal mo lang siya, auto sum, or pwede mo kopyahin yung total neto ng daily sales. Ayan. So, ito, since may formula, pwede mo rin itong kopyahin. Wala ka nang gagawin. Ayan, negative 10 to 9. So, zero natin to para hindi siya mag-negative. May available stocks pa tayo na 2 kilos. Okay. Ito, si capital natin, ilalagay natin ulit dito. So, magkano ba yung capital natin dito? Ibig sabihin, ang capital natin dito is 2,250. Kasi 50 kilos tayo, di ba? Tapos 50 pesos. Okay? Ngayon, yung nasold natin is 48. So, ito po yun. Pwede nyong kopyahin yung formula nito. Yan. Pwede nyong kopyahin yung formula. Then, yung total price niya, let's say 45 or let's say 40 or 30. Then, ay hindi, ang ano lang pala natin dito is 45 lang per kilo, no? Let's say, ang benta mo, kasi yung cat food medyo mahal, let's say 70 per kilo, kunyari lang ha, kasi hindi ko naman alam. Ngayon, para makuha mo yung total capital, kung magkano yung nagastos mo sa capital na nabenta mo na, copy-paste mo lang yung formula. Same as the total income, same as the earnings. Ayan. So, ibig sabihin, sa 48 kilos na cat food natin, ang nabenta mo na ay 48 kilos sa 50 kilos, ang nabenta mo na ay may natitira ka pang 2 kilos na stocks. So, ang earnings mo dyan is 1,200. Ayan. Ganun lang naman yan. So, ibig sabihin, ito, weekly sales na to, mingguhan na. Kunyari, ito yung day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So, para sa panibagong week, lagay ka na lang dito, week 2. Copy-paste mo lang yan. Nandiyan po yung mga tutorial natin. Copy-paste mo lang yan, right-click, create, move, or copy mo lang siya. Then, tanggalin mo lang yung mga ano natin. Tanggalin mo lang yung mga data na in-input natin. Okay, so, ayan lang po muna yung ating tutorial ngayon dito sa Almontero Tutorial. Ito po ay requested ng isa nating subscriber kung papaano nga naman pag saku-saku or kilo-kilo yung bentahan or yung binibenta natin. Okay, sana po may natutunan po kayo kahit ito po ay basic lang. Sana po ay, pwede po kayong humingi sa akin ng templates kung gusto nyo po. Pero, maipapasa ko po ito based on my availability po. Hindi po porque, kunyari, nag-email kayo or nag-message. Sir, pasend naman ako nung template na ganyan. Hindi ko siya agad may... Depende po, kasi minsan wala po ako sa bahay o nasa biyahe. Minsan may ginagawa din po. Hindi ko po talaga siya masisend real-time na once na nagsabi kayo ay mapupuntahan nyo talaga. Ay, makukuha nyo agad. Okay? So, hanggang dito na lang po and wag po natin kalimutang mag-subscribe ha. Malaking tulong po ito para sa akin. Okay? So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit. Bye! Thank you so much po. Ayan! So, napanood nyo na po ang ating tutorial about sa mga, ang aking in-example lang ay tungkol sa rice. Pero, or sa bigasan. Pero, pwede nyo po itong i-apply sa mga tulad ng sinabi ko kanina sa ating introduction. Pwede natin itong i-apply pagdating sa mga pakain. Basta, yung iyong mga tinitinda ay saku-saku or wholesale mo siyang nabibili. Ayan. Pwede mo itong gayahin and you can have your request. Pwede mo itong i-request sa akin para ma-send ko sa email mo yung ating template. Okay. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong panonood and don't forget to subscribe para lumawak pa ang ating kaalaman dahil habang tumatagal tayo ay nag-aaral. Okay. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat ulit. Mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito na lang. Bye.